Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Jim. Ang laki nang naitutulong mo sa amin, kahit personal. At sa ito mong hay, at chapter 21 ng Lucas, verse 1 hanggang 4. At sa ito mong hay, at nakita ang mga tao kayayaman na nagugulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. Ito po ay ano, kung magkano ang gusto mong ibigay, bahala ka. Ito po yung pagbibigay na hindi po nila itinatakdak, hindi nila binibigyan ng kota. Basta, kung anong may bibigay mo, ibigay mo. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao. Yan na yun. Nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na doon ay naguhulog ng dalawang yakta. Alam ninyo, pagkakakot niyang ibinibigay, hindi po pinapansin ng mga tao. Parang gusto nilang sabihin, ibigay ka pa. Saan makakarating yung dalawang pusing na ibinigay mo? Pag mga tao po ang titingin, ganun kasi ang tao, tumitingin sila ay sa halaga, hindi sa puso. Ang Diyos ay laging sa puso tumitingin. Kahit anong ginagawa mo, importante pa rin sa Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Pwedeng tumuturo ka na, no? Na hindi talaga yun ang laman ng puso mo. Ginagamit mo lang yung pagtulong para makita ng mga tao na ikaw ay mabait. May mga gumagawa ng ganyan. Kaya, importante sa Diyos yung puso ng tao na tumutulong. Yung nga po si Sister Shirley, sabi doon sa po si Sister Shirley, bakit kaya mga politiko ay, wow, praise God. Sabi ng post sister Shirley, bakit kaya may mga politiko na tumutulong nga, pero may mga dalang kamera, tapos makikita mo, nakapost na. Ganyan po, mga taong tinulungan po ng ating minamahal na ganito, ganyan. May ganun. Alam na kung bakit, ano. Pero, sa bagay, bahala sila. Pero, ang mas importante sa Diyos, tumulong sila na hindi nila ipinamalita sila. Dahil pag ipinamalita mo, huwag ka nang mag-expect ng ganti mula sa Diyos. Kasi, sabi ng Biblia, tinanggap mo na ang iyong ganti. Alin doon? Nung makita ng mga tao na pinagmukhang mabait mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen. At sinabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng bao ito ay naghulog sa, ng higit kaysa kanilang lahat. Sinong nagsasalita? Hindi si Pedro, hindi si Pablo, si Jesus Christ. Siya mismo ang nagsabi. Alam niyo, iniisip ko, kailangan pa bang banggitin mabuti ng Panginoon Jesus yung ganun? Eh ano kung nagbigay ng dalawang usig yung babae? Ano po? Kasi nakita ng Panginoon yung laman ng puso ng babae. Na kahit doon sa ganun niyang kalagayan, ay hindi niya ginawang dahilan. Hindi na ako dapat kasama dyan. Kasi may hirap lang kami. Yung mga mayayaman at pwedeng magbigay. Pero hindi po niya ginamit na dahilan. Kahit ako'y nasa ganitong kalagayan, tutulong pa rin ako. Madali pong gumamit ng dahilan. Meron nga ako napanood eh. Sa Maynila. Ano, hirap-hirap siya paglakad. Tapos eh, nanghihingi ng pera sa mga ano, sa mga dadaang sasakyan pag traffic. Pagka nag-green na yung stoplight, pag nag-green na, bigla siyang nauna, sabay takbo. Tapos sabi siya, punta na ako natin kasi parang may kasama siyang bata. Ganun lang ako. Okay, effective. Dami pong nabibigay. Talaga naman, korpobado eh, may hawak pang tubig. Nagamit nila yung ganun. Bakit mo nga pinasabi yun? Wala naman yun. Naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay naghulog sa mga alay ng sa kanilang labis. Datapat siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya.
naalala ko yung sabi ni Pastor Daddy. Doon sa mga panahon na tinatamad kang manalangin, doon mo piliting manalangin. Ano? Doon sa mga panahon na tinatamad kang magbasa ng Biblia, doon mo piliting magbasa. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos, pag nakita na, na ganoon ang sitwasyon, ginawa mo pa rin ang kanyang kalooban, napapalangalan mo siya. Amen? Napapalangalan mo ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung narinig ng babaeng balo ang sinabi ng Panginoong Hesus, pero hindi na yun mahalaga. Kasi yung mensahe na pinarating ng Diyos sa mga taong nandoon noon ay mensahe na ang pinagkuhaan niya ay yung ginawa ng babaeng balo. Amen? Tanda po ninyo yung dalawang pumunta sa templo para manalangin sa Diyos. Di po ba mga kapatid, mabuti po ang manalangin. Amen? Mabuti ang manalangin. At dapat lahat tayo mga mananampalataya, yan ay, ano na, habit na natin. Yan ay pang, dapat pangkaraniwan na lang yan sa atin. Alam po ninyo kung anong nangyari. Yung dalawang yun, na hindi naman sila magkaibigan. Lumalabas pa nga na parang ano, parang galit yung isa dun sa isa. Pumunta po sila nanalangin sa Diyos. Alam niyo panalangin ng ano? Nung hindi ko alam kung yun ay pariseyo. Pero parang mas malapit sa pagiging pariseyo. Kasi mga pariseyo, sobrang napaka-religyoso. At sila po ay laging nagbabasa ng salita nito. Alam po ninyo kung anong panalangin niya. Panginoon, ipapasalamat po ako sa iyo. Kasi hindi po ako masamang tao. Katulad niya. Katulad nito. Ano? Ako po ay tumutulong sa mahihirap, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo. Nag-aayulo pa nga po ako eh. At nagbibigay po ako ng tithes. Naalala ko si Carlo, Pastor Daniel, na din ako meron. Yun ang ginamit ni Carlo na ano, na verse para sa giving. Yung sinabi na tanda mo, Carlo. Nilot mo na. Na sabi nung nananalaki na yun, ako po ay nag-aayuno. Nag-tithes po ako. Hindi po katulad dito, hindi ko nga po alam kung ito ba yung nagbibigay sa simbahan. Ganun ang panalangin. Lahat ng mabubuting nagawa niya, wala man lang nasabi kahit isa na pangit na nagawa niya. Akala mo ba ang Diyos ay may impress sa iyo ng meron? Baka yung tao may impress sa iyo, pero ang Diyos hindi. Amen? Kasi nagmamalakas siya sa Diyos. Nagmamataas siya. Yung kayabangan ang nangingibabaw sa kanya. Yung mabubuting bagay, yun ang lagi niyang binabanggit. Pero yung pong ano, yung isa. Yung kasi isa, ay isa siyang parang maniningil ng buwis. Tandaan po ninyo, sa Israel nung panahon na iyon, kinamumuhian ng mga Israelita ang mga maniningil ng buwis. Kahit pa yun ay kababayan nila. Bakit? Kasi yung buwis ay hindi naman sa gobyerno nila napupunta. Sa gobyerno ng Roma napupunta. At ang masakit nun, yung mga maniningil ng buwis, madadaya. Sarili nilang kababayan, ay sa halip na singilin nila ng tamang buwis, ay higit kaysa nararapat ang sinisingil. Ano po? Yung maniningil ng buwis na yun, alam niyo? Ang tao po, sa totoo lang, kahit po yan ay nakakagawa ng kasalanan, sa kanyang puso, siya ay nababagabag din. Ang dami ko nang nagalo ang kasalanan. Alam po ninyo yung mga tao, gano'n. Kahit marami siyang nagagawa kasalanan, sa puso niya, nararamdaman niya yung bigat. Nararamdaman niya yung kabagabagat sa kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit nung araw na yun, ipumunta siya sa templo.
Siguro ay gusto na niyang magbago. Alam niyo, sabi niya, ginagago ka ng dibdib. Sabi ko nga niya, di ba't ang gago ka sa likod? Ano? Di ba't ang gago ka naman, likod? Pero sa Bible, sabi, ginagago ka ng dibdib. At halos hindi makatingin sa langit. At ang panalangin niya sa Diyos, ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Dami ko na pong nagawang kasalanan. Nakahanakuyo ko siya talaga. Ang sinabi niya, tungkol sa lahat ng masasamang bagay na kanyang ginawa. Kahit isang mabuting bagay na ginawa, wala siyang binanggit sa Diyos. Kabaliktaran ng isa. Ano? Alam po ninyo, umuwi sila pareho. Na yung maniningil ng buwi ay umuwi na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi, ay hindi pala, ano ba yung sinabi ko? Yung maniningil ng buwis ay umuwi na kinalulugdan ng Diyos. Tama nga. Bakit? Alam ko ninyo kung bakit? Ang pagpapakababa ng tao, ginto yan sa Diyos. Kayamanan yan para sa Diyos. Amen? Pero yung pagmamataas, basura sa paningin ng Panginoon. Pagka ang isang tao nagmamataas, alam ko na eh. Alam ko na kung saan pupunta. Kasi binabasa ko Biblia, ang sabi sa Proverbs, kasunod ng kasakunaan, ha? Ang kasunod ng pagmamataas ay kasakunaan. Doon talaga pupunta sa pagkawasa pag nagmamataas. Wala pong pinipili. Totoo yan. Hindi po ibig sabihin na mahirap ay hindi na marunong magmataas. Sabi ko nga nung minsan, wala ka nang pinag-aralan, tapos ganyan pa ang iyong ugali. Di ba? Doon ka na lang sana babawi sa ugali. Kasi kung ay mahirap lang kayo, tapos hindi ka nakapag-aral, tapos yung ugali, nandun ka na lang sana babawi. Hindi pa rin. Ano? Hindi ka na nga nag-aral, tapos ganyan ka pa. Wala kang, kumbaga, ano nang mangyayari sa iyo? Di ba? Pero alam ko ninyo, mayaman o mahirap, pag nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, panalo. Amen? Kaya nandito po yung babae. Sabi ko, pag-misal nga yung sinasabi ko, dapat ay iwas ka na rin. Pag alam mong wala ka na talagang pera, kumbaga sa akin, pagka wala ka na talagang pera, maging practical ka. Hindi naman pinipilit na magbigay. Ano, dito ba yan? Ano? Wala naman dito naikot na ano, ah, offering basket. Kaya sabi ni Pastor Dane, ano, pagtapat dun sa isa, hanggang hindi nagbibigay, hindi naalis. Wala namang gano'n, ha? Ano? Ay, kung bingin na ito, hindi naalis. Kaya pagbibigay, ayan. Kung hindi naalis, nakakahiya yun. Pero dito, usang loob talaga. Personal na desisyon ng babaeng ba kung magbibigay ako. Kung mas malaki ang naibigay ninyo, fine. Basta ako magbibigay ako sa abot ng aking makakaya. O, pagdating sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng higit kaysa kanilang lahat. Kasi, tatapat siya sa kanyang kasalatan. Ano po? Sa kanyang kasalatan, ay nagbigay pa din. Tatapat siya sa kanyang kasalatan, nagtatides pa rin. Amen! O, nawala na yung tides po. Ay, ayun, napasama sa budget. Okay, naalala ko yung kwento ni Pastor Don. Hindi pa ako talaga. Wala kami kakainin, pero hindi namin gagastusin yung tithes. Iginalang ng Panginoon. Nahihirapan siya. Pwede naman tayo. Panginoon, pabalik ko nilang po next week. Ano? Diba? Isipin mo yun. Pero hindi sila nag-excuse. Ano? Kaya nang pagpalaki mo, ilan po ninyo? Sigurado ako, hindi nila makakalimutan yung mga kasama namin dati. Hindi ko alam kung may ibang gumawa rin ang ginawa ni Pastor Don. Na yung natanggap niyang pera sa pagre-retiro,
kinuha niya talaga yung tithes na para sa Panginoon. Hindi na mahalaga kung masyadong malaki. Marami pong nagretiro na mga mananampalataya, hindi ko naman sila hinuhusgahan. Hindi ko lang alam kung ginawa din nila. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? Tingnan po ninyo. Ano? Oo nga, si Pastor Don ngayon ay wala. Pero alam po ninyo, yung mga alaala na yun ay hindi na maaalis sa puso natin na napagkwentuhan. Niya. Amen. Si Pastor Don ay napapagod din. Diba? Pero salamat sa Panginoon. At napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ginawa ng Diyos kung ano yung dapat. Amen. Mahirap nga lang tanggapin sa una. Pero dadating ang panahon na makaka-move on na rin. Kaya ako lagi kong pinagpe-pray, Sister Shirley. Hindi ko alam kung ano nang lagay ng kanyang puso sa mga oras nito. Ako naniniwala, nandun pa rin yung longing. Ano? Kasi matagal na niyang kasama yun. Sabi nga ni Sister Shirley, ngayon ko lalo naintindihan kung gano'n ko siya kamahal. Sweet na ngayon ko lang ang naintindihan kung gano'n siya kahalaga sa buhay ko. Naminilaw ko. Kasko, nandito ka ba? Amen. Siya, sa kanyang kasalatan, inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Ang alam niyo, pumasok sa isip ko dito, yung mga nagdinigod sa Diyos, na kahit sila'y nahihirapan, nagpapatuloy pa din. Na kahit sila pag minsan ay umiiyak dahil sa hirap na nararanasan, nagpapatuloy pa din. Kahit nangangaputulan na ng kuryente, hindi ko katulad. Alam niyo yung inyo? Nung naka-warantin ako, naka-warantin ka. Ang babayaran ko sa tubig ay 300 pesos lang. Dalawang buwan lang. 300 plus. Eh, ako'y naka-quarantine. Diba, bakit ko na naman natulog dito? Sabihin ko lang eh. Hindi ako sanay. Kung kuryente, sanay na ako. Ay, tubig. Ano po na kaya ako? 300 plus lang ang utang ko. Tubig ng prime water. Wala na maging prime water. Naranasan ko yung galon. Grabe yun. Patulan ako ng tubig. May pambayad naman ako. Hindi lang ako pwedeng lumabas. Baka ako'y makakasuhan. Kasi naka-quarantine nga ako. Puro ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi. Siyete na. Pero iisang puntos ka lang. Okay lang na ang gawin ko dati. Ano, susulitin ko, babawihan ko kayo dahil ako ay nalay. Ano po? Ito po yung babae. Ikinuwent ko ng Panginoong Jesus. Diba? Ito po nalay ko din nyo. Ikukwento kaya ng Panginoong Jesus ang buhay ninyo sa iba? Ito po nalay mo. Alam niyo, Panginoon, ikinuwent ko sa iba ang buhay natin. Kinukwet ko nga ng Diyos kay Satan eh. Di ba? Kinukwet ko ng Diyos kay Satan ang buhay ni Hope. Pinagmamalaki ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga pagtitiis mo ay importante rin sa Diyos. Karangalan niya na nagtitiis ka para sa Kanya. Amen? Ito po ay, ito yung humipo sa puso ng ating Panginoon Jesus. Yung babae ba? Bago. Sa totoo lang, kung sino pa yung hindi mo ine-expect na gagamitin ng Panginoon, yun pala ang gagamitin talaga ng Panginoon. Amen? Kung ang napili na gagamitin ay mga tao, hindi ang tao ay hindi pipili na mga katulad ni na Pedro, hindi. Amen? Ang pipiliin nila ay yung mga may mataas na pinag-aralan, yung maraming pera, pero ang Diyos hindi. Amen? Ang pinipili niya ay yung mga tao na nasa mababang kalagayan para gamitin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa buhay po nating lahat. Dahil tayo po ay hindi naman talaga tayo sikat. Kung pera ang pag-uusapan, eh hindi naman tayo maraming pera.
Pero ang importante ngayon pong gabi, ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sabi ko nga kay Brother Ting, habang kami ay pumabiyakit at punta dito. Alam mo, Brother Ting, hindi ko alam kung maintindihan mo. May revival sa church natin. Amen. Meron. Kanina nga eh. Kailisami ba yun? Ano kailisami? Naka-slacks tapos naka-long sleep. Nagkakausuhan na talaga. Rami, ikaw ay magpatuloy sa Panginoon ha. Ipakabarot ka kay, ano, kay Mama. Ha? Amen. Sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa. Hindi siya gumamit ng excuse. Amen? Kahit po sabihin, may dahilan siya para hindi magbigay. Kaya sa atin, kahit na meron tayong dahilan para hindi maglingkod sa Diyos, ano, siya, hindi niya ginamit yung dahilan na meron siya. Madali pong magdahilan. Amen? Madali yung dahilan at ano naman, para sa akin, valid naman yun. Ano? Ako nga pag isa nang sinasabi, huwag ka lang magbigay. Kaya lang sila. Ito, masahin mo na lang yan. Kaya po, pastor. Okay lang. Ako naman ang nagsabi sa iyo. Nalalagot ako sa Panginoon. Amen? Siya po yun. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Pero pinahanga niya ang Diyos. Hindi siya kilala ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, kinikilala siya. Yung kanyang ginawa ay magandang gawa na ginawa niya. Naantig ang puso ng Panginoon. Hindi kita ng mga tao yung puso ng babae. Ang Diyos lang ang nakakakita. Sabi ko nga kanina sa Bible study, alam niyo, yung laman ng puso mo, kita ng Panginoon Jesus. Bakit? Kasi Diyos siya. Hindi lang maintindihan ng marami. Amen? Sinong naniniwala na ang Diyos ay, ang Panginoon Jesus ay tao? Amen? Ang Panginoon Jesus ay naging tao. Naniniwala po kayo? Pero, naniniwala din ba kayo na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Amen? Dapat maniwala po kayo. Kasi pagka hindi kayo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos, ibang Jesus ang sinasampalatayanan ninyo. Hindi siya yung Diyos ng Biblia. Meron nga may sakit na dinala sa Panginoon. Alam mo, ang unang sinabi ng Panginoon ay hindi niya... Kumbaga, ang unang ginawa niya dapat ay pagagalingin yung may sakit. Di ba? Pero ang unang ginawa niya, alam po ninyo kung ano. Huwag kang laksan mo ang loob mo. Ipinatatawad na sa iyo ang iyong mga kasalanan. E narinig ng mga tao, narinig ng mga religyoso. Aba, teka. Iba na ito. Walang taong may karapatang magpatawad ng kasalanan. Diyos lang. Kaya galit na galit sila kay Jesus Christ. Amen? Galit na galit sila. Ikaw ay namumusong. Walang karapatan ang tao na katulad mo na magsabi sa tao na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala lang sila na si Jesus ay tao. Yung part ng kanyang pagka-Diyos, hindi nila yun kinikilala. Amen? Bakit niyo sinabi? Kasi siya ay Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pinatatawad ng iyong mga kasalanan, pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Amen? Kaya pupurihin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Ang ikalawa ay yung babaeng baho na na-meet ni Elijah, ni Elias. Panahon yun ang tagutom. Amen? Kahit yung mga mayayaman ay nahihirap ang makakuha ng pagkain. Kahit meron silang pera na pambili ng pagkain, wala namang mabibili. Tandaan nyo nung panahon ng COVID. Oh, dami kong pera sa bahay. Naipot ko nga yung tides ko. Sabi ko kay Sister Shirley, pwede bang ipadala ko na po yung tides ko sa Smart Padala? Ano? Sabi ko sa kanya ng time na yun. Kasi naiipo na. Kasi pag naiipo, ay lumalaki.
pag lumalaki, ang hirap nang ibigay. Ang hirap nang ibigay pag malaki. Kaya yung kalahati na lang ibigay ko, buti na lang at ano, buti nang ibabaw sa akin yun. Kaya sabi ko, Sister Shelly, please, alam po ang sarili ko, baka madami ito. Hindi ako tinayagan ni Sister Shelly. Ikaw ang magdadala sa church, ihandog mo yan sa Panginoon. Hindi ako pumapayag na papadala mo sa smart padala. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Nagtagumpay naman ako. Amen. Yung babaeng tao sa buhay ni Elias. Panahon ng tagutong. Alam ninyo, pag ikaw ay lipod ng Diyos, ay ang Diyos talaga ang gagawa ng paraan. Yung paraan na gagawin mo, pagka talagang hindi na makaya, huwag kang magkadala, gagawa niya ng paraan ng Diyos. Amen. Sabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka sa Sarepta. Kasi, kinausap ko yung isang babaeng balo doon para makainin ka. Maliwanag yun na sinabi ng Diyos kay Elias, meron akong babaeng inutusan para makainin ka. Ayun, yes, makakatikim ako ng ibang putahe. Nakakasawa na yung karne na dinadala ng uwak. Ano? Tuloy ninyo, dinadala ka ng uwak, ng pagkain. May iba'y pa naman. Yes, tao na ang magpapakain sa akin. Kanina, hayop. Ngayon, tao na. Nag-i-improve na. Ang problema, pagdating niya dun sa lugar, ang natagpuan niya ay ano, isang mag-ina na naghahanap ng namumulot ng mga panggatong. Namumulot, siyempre, panggatong. Ibig sabihin, may lulutuin. Yes. Siguradong may pagkain itong mag-ina na ito. Kasi namumulot ng panggatong. Ibig sabihin, ang Panginoon salamat, makakatikim ako ng ibang putahe. Alam po ninyo, kaya pala sila namumulot ng panggatong para lutuin nila yung kahuli-huli ang pagkain na meron sila. Iisang kain na lang ang natitira, isang takot na harina at kaunting langis, yun na lang ang meron doon sa babaeng baon. Alam po ninyo, nung malaman ni Elias, ah, Panginoon naman, huwag sila. Hindi ko kayang kainin yung huling pagkain, nakakainin nila. Hindi pa kakain. Panginoon, bakit? Okay lang na babaeng bago kung marami namang pera at maraming pagkain, eh hindi, magnanay. Maaati mo yun, balo na nga. Tapos yung huling pagkain, ikaw ang kakain. Okay, palagay ko, ay, hindi ko kaya. Panginoon, huwag po sila. Baka meron namang iba. Hindi, yung babaeng bao ang gagamitin ko. Amen. Yang sa tingin mo ay walang kakayahan. Yang sa tingin mo ay walang magagawa. Yan ang gagamitin ko. Sabihin mo sa kanya, pinasasabi ko sa iyo. Ate, pwede mahihina tubig. Problema din po ang tubig, no? Kasi si Elias ay nandun siya sa isang lugar na di may pagkain na binibigay yung uwak. Pag nauuhaw siya, may tubig dun sa batis. Ay, ang tagal ng tagbutong, ang tagal ng tagtuyo, yung batis natuyo na din. Kaya sabi, ate, pwede makinom. Ngayon, tubig na lang. Huwag na lang yung pagkain. Okay na po sa akin. Nung kukuha na lang ng tubig yung babae, siguro ay talaga hindi siya mapakalit. Sige po, kasamay ko. Ate, saglit. Samahan mo na ng tinapay. Doon talaga, yun ang pinakamahirap na part. Buti sana kung sasabihan mo nun ay si Jen. Madaming pera si Jen. Madaming nabebenta doon sa ano, sa bracelet. 65? Mirror. Mahal tayo, 65. Ano? Ang hirap doon. Hindi mo, yung pamahala. Sige, mahalaga. Ginawa ko yung kalawagan ng Panginoon. Ang matindi ay yung isinagot sa kanya. Ay, kuya,
Kasi hindi po yung budyo. Yun pa ang matindi nun. Hindi pa sa kababayan niya. Ibang lahi pa. Kumbaga, mas madaling lumapit. Pagka ang lalapitan mo ay ano, ay kasambahay mo o kamag-ano. Eh pag ibang tao, di ba? Nakakayang lumapit. Kahit nga pag minsan ang lalapitan mo yung kamag-anak, nahiya ka. Eh ito, hindi naman nila kababayan. Eh ang mga Hudyo nga ay ano. Meron silang gawi na yung mga hindi Hudyo, hindi nila pinakikitunguhan. Kahit nga yung Hudyo na nahaluan, yung pang mestizo, yung mga Hudyo na nag-asawa ng hindi Hudyo, yung mga Samaritano, alam ninyo, iniiwasan nilang dumaan doon sa Samaria. Kasi ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga hindi Hudyo, hindi nakikisalamuha sa mga Samaritano. Hindi po yung tinapuha. Ito serious, Panginoon. Kung mag-inang ito, hindi naman sa Israelita. Bakit, Panginoon? Yung pala, gagamitin ng Panginoon Jesus sa New Testament. Sabi ng Panginoon, maraming babaeng balo sa panahon ni Elias sa Israel. Pero hindi sila, hindi sa kanila pinapunta ng Panginoon si Elias. Doon sa hindi Israelita, doon sa pinapunta ng Panginoon. At ang nakakapagtaka talaga, ang Panginoon ba? Bakit kaya siya ganun? Amen. Alam po ninyo kung bakit. Dahil gusto ng Panginoon na maluwalhati ang kanyang pangalan. Amen. Yung mga taong nasa mababang kalagayan, na mahirap ang kanilang kalagayan, nagagawa pa rin gawin ang kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, pinaliligaya nila ang kanilang Diyos. Amen. Sabihin ko po sa inyo, yung mga panahon na ito ay wala ng pera, ang natitira na lang ay tithes, pagtagumpayan mo. Amen. Kasi naluluwalhati ang Diyos sa ganun. Amen. Kaya po, nung sumagot yung babae, Kuya, baka hindi mo alam, kami ay kumakain din. At ito, ang huling kain namin. Pagkatapos nito, hihit na hihit na lang namin na kami mamatay. Amen? Huling kain na lang namin ito. Ang Panginoon, sabi mo, kinausap mo siya. Bakit parang hindi niya alam, wala akong pakialam sa usapan ninyo ng Panginoon. Basta ako nang namumulot kami ng pagdating dito. Diba? Panginoon, sabi mo, kinausap mo. Dahil kung kinausap ng Diyos, sasabihin natin, ah, okay po, ikaw po si Elias, nakausap ko na ang Panginoon. Ano? Walang ganon. Oh, sino sa babae? Lumalay ko sa usapan ninyo ng Diyos. Di ba? Salamat sa Panginoon. Kahit na huling kain na, alam niyo, ako nagtataka talaga eh. Paano niya nagawa yun? Hindi na siya naawa sa kanyang anak. Ay, hindi ko makik. Ang hirap kong tingnan yung anak ko na ano, na nilalagnat. Lagnat pa lang yun. Ang hirap tingnan yun. May ilang araw kaya ang tatagal itong anak. Wala na kami pagkain. Wala na ibang malalapitan. Di ba? Kaya purihin ang Panginoon. Ako'y nagtataka, bakit ginawa pa rin ng babae? Eh parang ang tingin ko, wala siyang pagkakilala talaga sa Diyos. Kung pagkakilala at pagkakilala sa Diyos, wala. Wala siyang alam tungkol sa Diyos ni Elias, pero sumunod pa rin. Yung mga mananampalataya na nga, ayaw sumunod. Pero may pagkakilala sa Diyos, may pagkakilala sa Panginoon. Ito wala eh. Tinulungan niya. Okay. Lulutuin ko lang. Kuya, lulutuin ko lang. Hindi ko to. Pero, gusto ko sabihin sa iyo ito. Ang sabi ng aking Diyos, hindi mauupusan ng harina at langis ang iyong lalagyan. Amen. Mabubuhay kayo sa buong panahon ng taggutom, sabi ng aking Diyos. Amen. Alam po ninyo, kaming mga pastor, pag minsan ang hirap namin magpayo, talagang patatama. Manalangin ka palagi. Ano? Pastor, sabi mo lagi ako manalangin.
Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sinasagot? Iba yung pinag-uusapan natin. Ano? Amen? Alam po ninyo, pagka kami ay nagpayo sa isang mananampalataya at sa halip na malutas yung problema ay lumala, sinong babalikan din? Hindi na ako sisipa dito. Mga pastor, ay magaling lang magpayo. Tapos hindi naman talaga nangyayari. Amen? Kaya po rin po, Panginoon, ginawa ko ng baba. One year na kumakain sila, doon pa rin sa, galing yung harina, doon pa rin sa lalagyan na yun. Galing yung langis, doon pa rin sa lalagyan na yun. Amen? Tingnan po ninyo, nakakahiya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, babaeng hindi naman Israelita, nanampalataya sa Diyos. Eh kayo, mga Israelita kayo. Kung tutusin, may pagkakilala kayo sa Diyos, pero hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot po yun. Alam po ninyo, merong 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoon. Pero hindi instant na pinagaling ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, umayo kayo. Magpakita kayo sa mga saserdote. Kasi, yung mga saserdote ang magsasabi na wala ka ng ketong. Basahin niyo po sa Old Testament. Siya ang magde-declare na ito ay wala ng COVID. Ay, hindi pala. Ketong. Ano, siya ang magsasabi, wala ka ng ketong. Nung sabihin niyo ng Panginoong Jesus sa kanila, alam niyo, talagang kitang-kita nila sa kanilang sarili. Ah, papakita tayo sa saserdote ng ganitong itsura natin. Ayun ang ketong natin. Nagmamanti-mantika. Alam niyo yun? Ganun ang ketong. Nadikit sa damit. Kaya pag-uban nila, dahan-dahan. Kasi pag binigla nila, sama yung mga laman na nagubulok. Amen? Papakita tayo. Pag nakita na tayo ng mga tao, pagbababatuhin tayo. Ay, nasan ba ang mga saserdote? Ang mga saserdote ay wala sa linaw. Kaya mga ketong ay doon nag-i-stay kasi bawal silang pumunta sa kabayanan. Alam po ninyo, abang sila'y papunta sa mga saserdote kasi sabi niya, sabi ng Panginoong Jesus, basta gawin natin yung sinasabi niya. Abang papunta sila doon, alam po ninyo, nakikita nila, gumagaling na yung mga sugat ko. Siguro habang nakikita nila, lalo nilang binibilisan ang paglakad. Amen? Pero ang nakakalungkot ko ay ito. 10 sila. Alam po ninyo, ang bumalik para magpasalamat sa Panginoong Jesus, iisa. Pag ginawan ka ng Diyos ng mabuting bagay, magpasalamat ka. Amen? May iisang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. At ang masigit na nakakalungkot, doon sa 10, yung isa na nakaisip pagpasalamat sa Panginoong Jesus, magugulat kayo kung sino pa yung hindi Hudyo, kung sino pa yung hindi mananampalataya, kung sino pa yung hindi naman talaga dumadalo sa mga pagtitipon, yun pa ang bumalik. Nasaan yung siya? Sabi ng Panginoon, 10 kayong bumalik. Nasaan yung siya? Ito pang taga-ibang lupa, yun ang sabi mo. Ito pang taga-ibang lupa, nagpasalamat sa akin. Yung hindi niya ine-expect na magpapasalamat sa kanya, yun pang nagpasalamat. Amen. Kaya ngayon pong gabi, huwag kayong magtataka kung yung tao na hindi niyo ine-expect na gagamitin pala ng Panginoon pagdating ng panahon, maggagamitin siya ng Panginoon sa makapangyarihan pa rin. Ito yun eh. Bata pa ito, dati, nandiyan sa isang tabi. Siya pa lang magiging pastor. Amen? Kaya po rin po ang Panginoon, mga kapatid. Itong babaeng bako, pinagpala ni Jesus. Naluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan niya. Amen? Yung ikatlo. Bawi-bawi naman sa inyo. Kay Brother Dick. Ito po yung ikatlo. Yung babaeng baho na ang kanyang asawa ay namatay at ang naiwan
ay tatlong anak. Okay na sana yun. Anak, ang mahalaga tayo ay kakain ng maayos. Kung kailangan natin magpagal, basta may makain lang tayo, basta lumaki lang tayo. May problema, may naiwang malaking pagkakautang. Ang utang na yan. Ano si Ted yan? Ang galing si Ted yan. Talagang pinamatawa na na hindi kumutang sa 5-6. Kali ng Panginoon sa ako ay pag-asawa. Alam po ninyo, may naiwang malaking pagkakautang. At ang dahil wala siyang maibayad, ang hinihinging kabayaran, yung kanyang mga anak, Diyos ko, kung ikaw, lalo na pag ikaw ay nanay, parang awan nyo na. Huwag nyo gawing alipin ng aking mga anak, namatay na nga yung asawa ko. E di magbait ka! Bigyan nyo po ako ng konti pang panahon, gagawa po ako ng paraan. Siguro sasabihin nyo, ano naman ang gagawin mong paraan? Ako ay babae. Awan yung kalagayan niya. Alam ninyo, purihin ng Diyos. Lumapit siya sa tamang dapat lapitan. Amen? Ang naisip ko niya, yung lingkod ng Diyos. Si Eliseo, wala naman pera yun. Walang pera yun. Kasi, ang trabaho lang niya ay gawin yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Amen? Sa lingkod ng Panginoon. Ang paglapit sa lingkod ng Panginoon, alam po ninyo, ang katumbas doon ay pagkilala sa Diyos. Amen. Lalapit ako kay sa lingkod ng Panginoon. Sigurado ako na matutulungan niya ako. Amen. Alam po ninyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Yung mga bagay na iniisip natin na hindi natin kayang gawin, yun ay hindi imposible sa Diyos. Ang mahirap lamang, mga kapatid, ito lang talaga ang nagiging problema. Sa Diyos, walang problema. Ang nagiging problema ay sa iyo at sa akin. Hindi mo kayang sampalatayanan siya. Yun ang nagiging problema. Doon po sa mag-iina. Kanina ay mag-ina. Ngayon naman, mag-iina. Kasi hindi lang talaga isa kanyang anak. May mga anak pa siyang iba. Hindi ko alam kung tatlo. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Take note, mga kapatid. Pag lumapit ka sa lingkod ng Diyos, kung ano man ang sasabihin sa iyo, gawin mo. Pag hindi mo gagawin, huwag ka nang lumapit sa lingkod ng Diyos. Para din po yung paglapit sa doktor. Amen. Pag ikaw ay lalapit sa doktor at marunong ka pa sa doktor, sa iba ka na magpa-check up. Amen? Ay, Dok, sure po ba kayo na ito yung gamot na dapat kong bilhin? Pwede ka ba naniniwala sa akin? Amen? Lalo na po sa Diyos, pag lalapit ka sa Diyos, anuman ang sabihin niya sa iyo, sundin mo. Dahil kung hindi mo susundin, huwag ka na lang lumapit. Amen? Kung hindi ka talaga naniniwala sa iyong puso na pag ikaw ay nanalangin sa Diyos ay tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin, huwag ka nang manalangin, sayang lang ang oras. Amen? Lumapit po siya. Anong problema? Ang aking po asawa ay patay na. Kilala mo po siya. Tanggap ko na po yun. Masakit po. Tanggap ko na yun. Kaya lang po, meron po akong malaking problema na ito hindi ko kayang tanggapin. Kasi yung pinagkakautangan namin, sinisingil ako at ang hinihinging kabayaran ay ang aking mga anak. Amen. Ay, talagang sulat po ninyo, mga kapatid. Kung merong higit na nakakaintindi ng iyong pinagdadaanan, yan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Ngayon, anong meron ka? Meron po akong isang palayok na langis. Sa ibang salit ay isang pichil na langis. May ganito ang gagawin mo. Ha? Ito yung instruction na ipinibigay ko sa inyo. Manghiram kayo sa inyong mga kapitbahay ng mga sisidlang walang laman.
yung mga hindi ginagamit, baka may extra po kayong banga diyan, baka po meron kayong timba, basta kung ano mang pwedeng paglagyan, manghirap kayo. Yun ang instruction. At ang isiningit pa, at medyo huli lang sinabi ni Eliseo dun sa babae, oh, teka, manghirap kayo, pero huwag kayong manghihirap ng kakaunti. Tandaan po ninyo mga kapatid. Kasi ang Panginoon, specific yung instruction. Nang hiram nga, ang hiniram naman ay kakaunti. Pero ang sabi ay, huwag kayong manghihirap ng kakaunti. Ibig sabihin, hanggat may mahihirap kayo, manghiram kayo. Amen? Ang problema ay ito. Siyempre, may mga anak siya. Inay, ano daw po gagawin natin po sa mga hihiram natin? Basta manghiram na lang kayo, mga anak. Sige, manghiram po sila. Inay, okay na po ba yan? Marami na po yan. Manghiram pa kayo. Hanggat may magpapahiram, manghiram kayo. Bakit po? Basta manghiram kayo. Yun ang sabi ng lingkod ng Diyos. Okay na, inay. Wala na pong kaming mahiram. Talagang punong-puno na po yung bahay natin. Ano pong gagawin natin? Mga anak, sabi ng lingkod ng Diyos. Pupunuin natin ang lahat ng mga sisintang ito ng langis. Saan po manggagaling? Yan sa palayong entakos. Kung sinabi nyo agad kanina, hindi na lang kami nang hiram. Yan manggagaling yung langis na ipupunuin natin dito sa mga ito. Inay naman! Grabe namang lingkod ng Diyos yun. Nakakaawa na nga ang kalagayan natin. Parang nakakaloko pa. Pinanghiram kami ng maraming sisidlan. Ikaw naman, inay. Parang lapas namin yung kagayaan nila. Ikaw naman, inay. Hindi mo ba inisip na yung langis na yan? Hindi kayang punuin ito kahit itong isang timba. At tinatanong ka namin kanina, hindi ka umiimik. Basta nasa paper ba yun? Wala. Maganda lang po yun. Amen. Pero possible na gano'n. Amen. Nang hiram sila ng pagkarami namin. Huwag ka lang umimik. Siguro sabihin mo sa... Huwag ka lang umimik, kuya. Hayaan mo na. Eh, nandiyan na yan. Nakapaghiram na tayo. Ganyan. Ilang po ninyo. Sumunod sila. Yun lang naman ang iniintay ng Panginoon. Gusto silang tulungan ng Panginoon. At yung problema nila, kaya-kaya lutasin ng Panginoon. Ang tanong, kaya mo bang sampalatayanan siya? Kaya mo bang maniwala na mabibigyan niya ng solusyon ng problema mo? Pag minsan, ang nagtatanong ng Panginoon sa mga may sakit, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Diba? Naniniwala po ako, Panginoon. Amen? Sige. Kung naniniwala ka, mangyari ayon sa iyong pananampalataya, gumaling. Amen? May times po na ako nagtataka. Nagpapagaling naman ang Panginoon, lalo na pagbulag. Ay, pinapatong lang niya yung kamay niya. Pero ako nagtataka, one time, yung bulag, talagang dumura ang Panginoon sa lupa. Dura! Tapos pinagputik niya. Alam niyo yung ginawa? Ipinahid doon sa mata ng bulag. Pagkatapos, inutusan na pumunta doon sa ano? Doon sa parang tangke ng tubig para hugasan yung kanyang ano? Yung kanyang mga mata. Tuloy mo yun, payag kayo. Huwag ka meron kayong sakit dyan. Dudura ako sa kamay, tapos papakit ko doon. Parang yung ano? Pera balis ano? Kasi pinahid. Ay, teka. Huwag niyo pong lalagyan ng laway yung anak ko, please. Diba? Laway? Hindi mo lang tubig na lang sana. May mga ganong pagkakataon. Pero, pag hugasan mo mga mata ko sa ano, doon sa tangke, pagkatapos niyang lagyan ng putik. Pwede kaya yun, pag may bulat, gawin kaya natin. Ano? Tudor. Bulat na nga, kaganyanin mo pa. Diba? Pero hindi po, Panginoon, nananapika. Hindi. Ginanong ko lang. Amen?
dahil sa sila'y sumunod sa sinabi ng likod ng Panginoon. Nagkulong lahat. Oh, praise God! Thank you, Lord! Kung sa kalagayan ko na yun, naranasan ko ito. Amen! Nanampalataya ka kasi. Kahit alam mo na hindi talaga kasya yung isang palayok na langis para dyan sa mga lahat na yan, kung hindi siya nananampalataya, mga kapatid, kung siya'y magaling sa mat, never! Kaya gagawin niya yun. Pero nanampalataya po siya. Amen. Ang nakasalalay dito ay buhay ng aking mga anak. Ang ina, kahit anong mangyari, para alang-alang sa kanyang anak, sa ikaliligtas ng kanyang anak, gagawin lahat. Tapos paglaki ay suwain. Suwain pala. Amen. Pero ang nanay ko, talagang kahit anong gagawin. Kahit ako magmukhang kawawa sa paningin ng mga tao sa pinagagawa ko. Panginoon, ito po ang iyong sinabi sa akin. Ito po ang aking gagawin. Amen. Nanalo ako sa ano sa Christmas party. Ang dami kong panalo. Kasi, siyempre, lamang yung laging nagbabasa ng Biblia. Hindi nung propeta ang inutusan ng Diyos na magluto gamit na panggatong ay dumi ng tao. Sino? Grabe yung Panginoon. Dumay. Bakit dumi ng tao? Diba? Sino yun? Si Ezekiel. Amen? Sinong propeta ang inutusan ng Diyos na mag-asawa ng prostitute? Just sino? Hindi pa natatapos yung tanong ko, nandun na agad ako. Pastor, pagbigyan mo naman yung iba. Parang ano, parang nakakala mo ako. Pero mga pastor po kami doon. Sa Diyos ang kapulihan. Amen. Purihin ang Panginoon. Tingnan ninyo, yung pagbabasa ko, napakalabangan ko. Dami kong spaghetti package sa bahay. Napadalo na ako sa contest. Si Oseas, yung lalaki, na ayong propeta na inutusan ng Diyos na mag-asawa ng prostitute. Sabi ko ay gratitude, pero alam mo gratitude. Di ba prostitute yun? Dahil sinabi ng Diyos na mag-asawa sa ng prostitute, ginawa. Ang mas matindi ay ito. Yung prostitute na ngaliwa. Prostitute na nga, pinakasalan ni Oseas dahil sinusunod niya ang kalooban niya. Pero ngayon po ninyo, tinanggap niya, wala akong pakailam kung anong nakaraan mo. Di ba? Basta ikaw ay mahal ko. Ano? I don't care. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Basta, mahal kita. Sabi kayo ang matuha. Ito ang masakit. Pagkatapos ng kanyang ginawa, nangaliwa. Ang lalaki. Ano? Bahala ka. May anak na sila. Alam ninyo, ito ang matindi. Sabi ng Diyos, pag bumabalik sa iyo, tanggapin mo uli. Ano? Pag bumalik siya sa iyo, tanggapin mo uli. Oh, Panginoon naman. Wala naman ganyanan. Ano naman nasasabihin sa akin ng mga tao? Sasabihin ko, tama. Tama. Una, ikaw ay nag-asawa ka ng prostitute. Siguro sasabihin ng iba. Tapos ngayon, nung humiwalay, bumalik sa iyo, tinanggap mo pa rin. Ay isang kalahat dito ng ano, sasabihin ng mga tao. Ano? Kinento ko lang kayo, Brother King. Walang kinalaman nito sa pangangalan ko ngayon ko. Ibig kong sabihin kay Brother King kanina, ganun ang mga likod ng Diyos. Kahit na yung mga pinagagawa ng Diyos, pag misa na hindi maintindihan, sinusunod pa rin. Amen? Napuno yung timba, napuno yung banga, kung may drum napuno pa rin. Sabi ng Panginoon, ipagbili ninyo ang langis at bayaran ang utang at mabuhay kayo sa natitira. Ibig sabihin, bayad na ang utang, napakarami pa nilang langis. Pangunahin po sa noong unang panahon, pangunahin binibili ay langis at arena. Amen? Sabi ng likod ng Diyos, mabuhay kayo sa natira.
ko ninyo. Diba sabi ko? Sabi ni Eliseo, huwag kayong manghiram ng kaunti. Kung sila'y manghiram ng kaunti, pagsisisihan nila yun. Amen? Pagsisisihan nila yun. Bakit? Kasi, depende sa dami ng mga susidlan na hihiramin nila ang ibubuhos ng Diyos na pagpapala sa kanila. Amen? Kung nanghiram sila ng kaunti, alam po ninyo, baka hindi magkasya pambayad pa lang ng utang. Amen? Kaya po, ang Diyos talaga pag nagbigay ng instruction, huwag mong babaliwalain. Nanghiram naman kami. Pero sinabi ko yung huwag po yung manghiram ng kaunti. Diba? Ibang bagay pa rin yun. Specific na sinabi ng Panginoon, huwag kayong manghiram ng kaunti. Eh kung kaunti lang ang hiniram, tama na yan, inay. Kuyaan mo, nanghiram naman tayo ah. Huwag ko lang kung talagang yung mga sisita na yan, kayang mabunog sa pamamagitan nito. Amen? Kung nagkataon nga, nakakaunti, kawawa sila. Dapat pala, dinamihan na natin. Alam ninyo, pag ang salita ng Diyos pinaniwala mo, pagsisisihan mo yung pagdating ng panahon. Totoo yan. Pag hindi mo sinunod, ang alam mo na kalooban ng Diyos sa buhay mo, pagsisisihan mo yan pagdating ng panahon. Tandaan mo yan. Parang pinagbabantaan tayo ni Pastor. Amen? Nanghiram sila ng marami. Ang nangyari, kung anong sinabi ni Eliseo, natupad. Buti pala, inay, buti pala, tinibayan mo pananampalataya. Discouraged na kami. Alam niyo mga pastor, dapat sila yung number one na matatag. Amen? Buti na lang si Pastor ay, kahit nahirapan sa, dahil matigas ang ulo natin ay 30s. Paano kung hindi? Amen? Inay, mabuti na lang. Sanado po kami, hopeless na kami. Hindi kami naniniwala din na sinasabi mo. Salamat po, nagpakatatag ka, inay. Dahil kung hindi, magkakalayo-layo tayo, pamilya tayo. Wala na nga si itay, tapos magkakahiwalay pa tayo. Amen? Hindi sila kinaya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga babaeng balo sila. Nasa mababang kalagayan. Pero, sa pamamagitan nila, naluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Amen? Tayo po mga kapatid, huwag nating maliitin ang ating sarili. Sundin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Tayo po ang makikinabang pagdating ng panahon. Amen? Sila ang nakinabang. Hindi nga humihingi sa Eliseo na pagka kayo ay marami ng malamis, alalahanin nyo naman ako. Wala. Sige, nanampalataya kayo sa Diyos. Yung resulta, mag-enjoy kayo diyan. Amen? Hindi humihingi si Eliseo. Akin yung 25% yan, ha? Sasabihin mo ba, ay, pag po nangyari ito, kahit 50% lang sa iyo. Ano, yung mga hindi nananampalataya, ganun ang mga sinasabi. Amen? Kaya purihin po, Panginoon. Kaya ba natin pagtiwalaan ang Diyos? Hindi na. Kaya ba natin na pagtiwalaan ang Diyos? Amen. Hindi na kapatid. Malakas pa yung tawag nung magta-tricycle. Tricycle! Mga ganun. Natawag lang ng pasero. Kaya ba natin pagtiwalaan ang Diyos? Amen. Kapag mahirap ang sitwasyon, kaya ba natin pagtiwalaan ang Diyos? Amen, Pastor. Amen. Amen. Panginoon, yun na lang talagang kaya kong gawin. Saan nakukuha ng pera para bayaran ito? Wala na nga silang pera. Byuda na nga siya. Tapos hindi pa niya kaya pagtiwalaan ng Diyos. Papaano na siya? Amen? Nasa mababang kalagayan ka na nga. Tapos hindi mo pa kaya pagtiwalaan ng Diyos. Anong mangyayari sa iyo? Alam niyo mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo. Kaya ako matapang na nangangalan sa inyo ng salita ng Panginoon. Ang totoo, kaya ako matapang na nangangaral ng salita ng Panginoon dahil gusto ko na lalo ko pang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Amen? Yun ang nagpapalakas ng loob ko. Kung dati, nandun ako sa ganung kalagayan, walang pag-asa. Ngayon, kung dati may problema ako na wala ako sa Panginoon, hinaharap ko yun pero sobrang hirap.
lalo na ngayon, mas may dahilan ako ngayon na harapin ang katotohanan ng buhay ko dahil nasa akin ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.